Samantala, pumalag naman ang ilang transport group sa pagbawi sa 50 centimos na provisional fare increase sa jeep. Saksi si John Consulta. Apo. Pero hanggang mamaya pa naman po yata ang kuha, di ba, ang pagbaba? Ah, sir, effective na ngayon, boss. Okay na ba ngayon? Opo. Effective na ngayon. Otso na, sir, eh. Ah, sige po. Sa kabila ng paunang anunsyo kahapon, ilang nakapanayam kong jeep driver ang nagulat sa opisyal na pagbabalik kanina sa 8 pesos na minimum na pamasahe sa Metro Manila at Central at Southern Luzon. Balik 7.50 naman ang minimum sa Western, Central at Eastern Visayas, gayon din sa Western at Northern Mindanao. Okay. Pero sir, bawas kita rin sa ito. Paano yan? Hindi naman. Mas maraming ikot, mas maraming pasada. Marami nang sasakay ngayon dahil mababa na ang pamasahe. Pero may ilang transport group naman na pumalag dahil di raw sila nakonsulta. Kung kami humihingi ng fare increase, at katulad nga nitong pagbibigay ng provisional increase na pamasahe natin, ay dumadaan tayo sa butas ng karayom. Itong nangyari na ito, bigla na namang biglang ibinaba na wala min lang palugit. Ngayon ang LTFRB lagi, pagpataas ang pamasahe dahil sa pagtaas ng krudo, lagi dinidelay yung approval. Tapos nagmamadali sila kapag bumababa ang krudo. Nagmamadali sila agad magpatupad ng rollback. Tapos wala pang public hearing. Nakalagay po doon, isa sa mga kondisyon noon, na pagka bumalik sa 45 pesos per liter yung diesel, ay babawiin namin yung provisional increase na 50 centavos. Updated syempre sa balita ang mga wais na commuter. Sir, magkano na pamasahe ngayon? 8 pesos na po. Ayon sa ilang mga pasahero, malaking bagay daw talaga ito, 50 centimos na bawas sa minimum fare sa pasahe sa jeep, lalo pat palapit na ng palapit ang araw ng pasukan. Magandang po yun sa mga tulad naming namamasukan. At papaano at makadagdag na rin yung po sa gastusin, lalo't pasukan mo po ngayon. Katulad ko, pina-estudyante. Kahit sabihin natin na 50 cents lang yun, kahit sa isang araw, babalikan, piso rin yun. Kung sobra pa rin ang singi, maaari raw isumbong ang super sa mga hotline ng LTFRB. Ang hindi po susunod dito ay pwedeng makaswan ng overcharging. Ang penalty po nito ay 3,000 pesos na multa for the first offense, second offense ay mga 5,000, at ang yung third offense ay cancellation ng prangkisa. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.